For today's video, we will be discussing the different tips and guide on how to pass the LET. Mahirap nga ba mag-take ng licensure examination for teachers? So, aalamin natin yan sa mga susunod na yugto ng videong ito. The first step or the first tip or guide na pwede kong maibigay sa inyo, this is based on my experience when I took the licensure examination way back 2018. These are only the things na ini-apply ko. I don't enroll in any review center due to financial reasons. So, ito lang yung ini-apply ko sa sarili ko. And I hope that makatulong din ito sa inyo. Okay, for the first tip or guide, yan. You need to be familiarized with the scope and content of the test. Para sa akin, ito yung unang bagay na aalamin mo. So, for example, nakapag register ka na, you already have your NOA, and you're ready for examination, or kahit hindi ka pa nakakapag register, hindi ka pa nakakapag apply, wala ka pa application for exam, sa tingin ko ito yung unang-unang bagay na dapat mo munang alamin. Kailangan mong alamin kung ano yung sakop o hanggang saan yung exam. If ever, for that particular year na exam ka at wala pang naiilabas na official scope and content, you may check kung anong mga naging scope or content ng previous years kasi hindi naman siya usually nagkakalayo. Minsan may nadadagdag, minsan may natatanggal lang. Pero all in all ay pare-pareho lang sila ng scope and content. So, bakit ito yung unang tip na ibinigay ko? Kasi bago ka dapat humanap ng reviewer o material, alamin mo muna yung scope at coverage para dito ka makafocus. So, bukod sa hindi siya time-consuming, alam mo pa kung saan yung yugto or yung direction ng pupuntahan ng mga review mo. Ano? So, the second one is, gather your review materials, befriend notes and journals. So, pag alam mo na yung scope and coverage, ito na yung sunod mong gagawin. You need to make sure to prepare all the necessary materials needed for your review. So, minsan, ang malaking tanong dito eh, wala akong budget, wala akong pambili ng reviewer, wala akong pang-enroll ng review center. Don't you worry guys, kasi sa panahon ngayon, pwedeng-pwede ka nang makakuha ng mga libre na materials para sa pagre-review. Okay, so bibigyan ko kayo ng tips kung saan kayo pwedeng makakuha. Una, sa school. Doon sa school kung saan ka graduate, kung saan ka nag-take ng iyong degree. You may visit your school library during my time kasi ang ginawa ko ay borrowed reviewer from the school library and yun yung aking pina-soft copy since they allowed us naman and then yun yung ginamit ko for my review. Okay, the second is I also borrow from the other passers. So, may mga friends ako na nauna nang nakapag-take sa akin since hindi agad ako nakapag-take after graduation due to some instances. So, ang ginawa ko, humiram ako sa kanila doon sa mga nakapasa na. Huwag kang mahihiya na humiram ng mga reviewer. Kasi I'm sure, ito, alam to ng lahat ng naging LET passer na. Pag may humiram sa kanila, minsan pa nga sila pa yung mag-i-initiate na magbigay ng kanilang mga reviewers. Kasi talaga ang goal natin dito is makatulong tayo na makapasa rin yung iba. Kasi hindi pwedeng tayo lang yung matatawag na LPT. Dapat lahat. Lahat ng under ng education degree. Diba? Yun yung goal dapat. Okay. So, the next is, paano ka makakahirap dun sa mga friends mo? You can reach them out through Facebook or common friends. Basta susi doon, huwag ka mahihiya magtanong. And then, the next one is, you may download reviewer applications from the Google app. That could be also a good source. Most of it are free or offered for free. So, punta ka sa Play Store or sa Google app, hanap ka lang doon ng LET reviewer, something like that yung ilagay mo, and marami na talaga maglalabasan. Pwede mo siya i-download lahat, pwede mong pili ka lang kung alin yung may most number of downloads or installed, yun. Yun lang yung tingnan mo. And then last one is, ito talaga yung as in ginawa ko. I join different groups and pages that offer free reviewers. Yes, napakarami online. Sobrang dami online na may mga pages and groups na nagbibigay ng mga free reviewers. Ang ginawa ko doon,
kuha lang ako ng kuha ng reviewers and then basa lang ako ng basa. And then sometimes, they are inviting you to join sa GC or group chat wherein mas maganda doon kasi nagkakaroon ng interaction. Usually, may set dates or set time kung kailan pwede magtanongan, kung kailan pwede magkumustahan. And that is a great advantage, advantage I guess, sa pagtitake ko ng exam. Malaking naging tulong nun. Okay, that's it. Don't forget to gather your review materials, befriend notes, and journals. Ugaliin dito lagi ang magbasa. Yan. And then the next is, you need to set schedule. Pag nag-set ka ng schedule, dapat meron kang study plan, may study routine ka, and of course, may study timeline. So, since the scope of the exam is so vast or napakalawak, it is really advisable to set schedule kasi sa sobrang dami ng coverage, hindi mo alam kung saan ka mag-i-start. Hindi mo rin alam kung alin yung una mong i-take, diba? Or alin yung una mong pag-aaralan. That's why it's very good or very advisable to set a schedule. So, sa study plan, you should know yourself for the time applicability. Dapat alamin mo sarili mo, kikilalanin mo sarili mo. Ako ba sa madaling araw ba ako mas nakakapag-aral ng ayos? Sa umaga ba? Sa tanghali? Sa gabi? So, ano yung time for you na mas madali ka nakakapag catch up ng mga lesson, di ba? And then, sa routine. So, ano yung routine mo? Right? For example, kung ang iyong study plan is every evening ka mag-aaral and then ang routine mo every morning kuya gigising, liligo, maglilinis, tutulong sa bahay, something like that, papasok na trabaho and then gabi mag-aaral, magre-review and then so on so forth. That is your routine. And pag sinabi ng mga routine sa pagre-review or sa pag-aaral, for example, ang study plan mo is every night, every 7 o'clock, let us say, so pwedeng kunwari 1 hour for study, then 1 hour for questions, magsasagot ka, pwede yon. And then, yun yung, dun papasok yung study timeline mo. Huwag mong ifo-focus yung buong time mo sa pagre-review lang, dapat balance. Habang nagre-review ka, there's a particular time kung saan magsasagot ka rin. Para kahit papaano nare-refresh yung binabasa mo. Ano? So, if ever, kunwari, sa first day, kunwari from Monday, so unahin mo muna is professional subjects. And then Tuesday, for example, ay general subjects. Or kung BS Ed ka, for the third day, kunwari specialization. And then the next day, ay professional naman, following day, Gen Ed, next day, something like that. Yun, dara-daracho lang. So, yan. Kailangan mo mag-set ng schedule. Ang tatanungin mo rin lang naman dyan is yung sarili mo. Ako kasi during my time, ang ginagawa ko, I make sure that every day nakakapagsagot ako ng at least one question. Yun ay nung malayo pa yung date of examination. Pero nung mga 3 months, 2 months na lang, so ang ginagawa ko, I'll make sure na every day makakapagsagot ako ng at least 10 na tanong. So, hindi man ako makapagbasa, at least makapagsagot ako ng 10 question. Iba rin kasi, ang sinasagutan ko or tinatry ko talagang i-practice sa sarili ko is yung analyzation, mahina ako dun. Okay, that's it. And then, the next is, you need to have a reviewer notebook. So, ang ginawa ko dito, may mga kasabihan kasi, may nakapag-ulit sa akin na, I need to ask for a notebook daw sa isang taong matalino para daw yung lahat ng papasok. Hindi ko alam kung ano yung logic behind that kasabihan. Pero, I tried it. Wala naman kasing masama kung susubukan mo. Although, isa sa mga tips na ibinibigay doon sa mga nababasa ko ay don't procrastinate. Pero wala namang masama kung paniniwalaan mo. So, ang ginawa ko, I asked for a notebook to a friend. Although hindi pa rin siya nakakapag-take during that time, pero dahil ako'y malaking tiwala sa kanya, so I asked for notebook without giving any reason kung bakit ako humingi ng notebook sa kanya. So anong notebook yun? Yun yung notebook na pwede mong dalhin kahit saan. Kung saan, dapat kasi pag may nabasa ka at may important detail ka doon nakita, isulat mo agad. Para hindi mo man mahawak lagi yung reviewer na yon, at least you have your notebook to look back.
yung mga bagay-bagay na yun. So, kailangan gamitin mo ng tama yung oras. Pag may time, mag-review, then go. Kasi usually, katulad ko, sa work, hindi ko naman po pwedeng dadalhin lahat doon ng reviewer kasi napakakapal ng iba. So, ang ginagawa ko, ano, nadala ko is yung notebook ko. And then, during vacant time, kunyari recess or lunch, after I ate, ay di doon ako nagre-review. Ayun, ano. So, have your reviewer notebook. And then, next is, yan, you need to practice regularly. Pag sinabing practice, hindi lang papraktisin mo is yung pagsasagot. Practicein mo rin yung pag-shade. Kasi, usually, due to some technicalities, minsan ka tamang sagot, pag yung shading mo sobra, labis kulang, mali. Kaya sayang. Kaya, para sa akin, mahalaga na pag nagpa-practice ka, wag lang yung pagsasagot. Practicein mo rin yung pag-shade. So, huwag sanayin na sakalang magpa-practice pag malapit ang exam. No! May iba kasi nagsasabi na, ay, saka ako magpa-practice, magsagot, saka ako mag-aaral pag 1 month before examination. No. For me, that is a big no. Although, iba-iba naman tayo, pero para kasi sa akin, huwag kang sasabak sa isang gera na wala kang dalang maraming sandata. Kasi baka maubusan ka, kawawa ka. Ouch! Okay. So, in my case, I made sure na everyday. Yun, sabi ko nga kanina, ako'y makapagsagot na at least 10 questions per day. I even wrote keywords pa nga sa Manila paper and then inilagay ko sa kwarto. Pinagkakabit ko doon para every time na mumulat ako, yun yung makikita ko, magbabasa muna ako bago ako maggagawa ng kung anong manggawain ko for that day. Ayun, and then, nung malapit na yung examination, a month before, ang ginawa ko is, every Saturday, inilalaan ko yun sa pagsasagot, sa pagpapractice ng answering and shading. So, ang ginagawa ko, for example, ay alas 10 ng umaga, 10 o'clock in the morning, I will answer 150 questions with time limit para mapractice ko rin yung oras. O kaya naman ay sa hapon, I will allot 2 hours answering 200 questions, something like that. Para napapractice ko rin yung time, diba? Kasi minsan yung time yung kalaban natin dito na super duper hirap eh. Okay. So, paano ko nakukuha yung yung mga papers ko for shading or yung shading materials ko? So, nagsa-search ako, napakarami naman sa Google. Maghanap lang kayo doon mga shading materials for lead exam at parami nang lalabas doon. And you can download that and you can print it. So, yun. Ganun lang. Minsan, sariling sikap din. Okay, you need to practice regularly the shading and answering. Okay, next online. Yan, nako. We should always need to be healthy. And you need to think positively. Don't overthink. I can still remember during my time when nung nag-e-exam kami. Every time nabababa ako ng room, examination room, makikita ko yung mga kasamahan ko. Ay, mga bagsak. Ay, alam mo ba sagot dito? Alam mo ang sagot dyan? Ay, parang mali ako. They are like that. And then ako, wala lang. I acted like I know everything. Why? That is my way of being positive. Ano yung way ko para ipakita ay positibo ako kahit hindi ko alam yung sagot, I know deep inside, God is with me. So, kailangan mo lang maging positibo, huwag kang mag-overthink. Ang nasa isip ko kasi noon, pag nag-overthink ako, paano yung mga susunod pang subjects na itatake ko? Baka maapektuhan yun. So, wala siyang mabuting may dulot sa akin. Okay. So, be healthy. Huwag mo i-devote yung 24/7 mo sa pag-aaral lang or sa pagsasagot ng mga questionnaires. No. Kaya ka may study plan para gamay mo. Kung kailan ka lang mag-aaral, basta make sure na everyday may mababasa ka yun yung mahalaga. Mahalaga pa rin kasi na healthy ka para nakakapag-isip ka ng maayos. Huwag ka rin nega. Kung nega yung nasa paligid mo, lahat ng bagay na kahit nega yung lahat ng bagay na natinitingnan mo, dapat i-take mo to sa positibong paraan. Ano? So, katulad na sabi ko kanina, sobrang nega nung paligid right after ng examination kasi pwede kami magkita-kita. Pwede kasing lumabas right after ng Gen Ed, Prof Ed, yan. Nagkikita-kita kami dun sa labas. And then, nakikita ko talaga yung frustrations nila. Pero kunwari, hindi ko nakikita. Parang
nagkukunakunwari na lang ako kasi maapektuhan yung mga susunod pang subjects. Kawawa naman, di ba? Do not overthink or overanalyze. Ayan, ito yung naging problema ko nung nagtetake ako ng prof ed. Napa-overanalyze ako sa pag... kasi sobra ko ng analyze. Ayun, napamali pa lalo, di ba? Kasi sabi nga, paglalo ng pag-iisip, pagsakit ng ulo at pagkawala sa focus. Chill lang dapat at iwala sa sarili. Ito siguro yung naano sa akin kasi medyo naapektuhan ako. Para kasing nung naririnig ko yung mga kasamahan ko na nagsasabi na sila na, ay, parang mali ang sagot ko doon, ganyan, ganyan, ganyan. Parang nag-e-echo. That's why kinumpus ko ulit yung sarili ko. And then I go back with myself. So, kinumpus ko siya. And ayun, awa naman ang Diyos ay nasagutan at na overcome ko yung pag-overthink. Thank you, Lord. Okay, be healthy. Kasama na pagiging be healthy natin ay ang pagkain na masusustan siya pagkain. Sabi nila before, you may eat chocolates or nuts para daw madaling matandaan. Pero hindi naman ako kumain mga ganong bagay kasi although may baon akong chocolates kasi mahilig talaga ako maniwala sa mga ganon. Pero during time na nag-exam ako, ay hindi ko na pa kaya alaman yung mga pagkain ko. Natatakot kasi ako na mapa-CR or something like that. Kasi maapektuhan na talaga agad yung oras ko. Kaya natatakot ako. And then, ayun, be healthy, kumain ng mga fruits. Iwas muna sa mga fried or dry foods. Mga gulay lang. Ganyan. Okay, next. Last but not the least, pinakamabisa. The prayer. And you should always have faith. So, I believe, useless yung mga naunang anim na guides kapag ito yung nawala sa tips and guides. Mahalaga pa rin na maalam kang magdasal at humingi ng guidance from above. Kahit anong preparation ang iyong gawin, pag siya kinalimutan mo, lahat ng yan, useless. Trust me. Why? Ang ginawa ko, may method kasi ako. May mathematical equation ako during the time na nagre-review ako. It's 1% review and tiwala sa sarili. Magkasama na parang 50-50 na lang, no? 0.50 pala. And then 99% tiwala sa Diyos. Why? Kasi trust me, believe me or not, 90% ng inaral mo ay hindi lalabas sa exam. That's why malaki pa rin dapat yung pananalig mo kay Lord. Ako, ang daming questions, ang daming tanong na hindi ko alam as in. What I did is, every time na hindi ko alam yung sagot, I close my eyes, I talk to Lord, hinahawakan ko yung puso ko kasi alam ko kasama ko siya doon and I feel it naman. And then I'm asking Lord, ano man po mag-isagot ko sa item na to, please move with me. Ipakita mo po sana sa akin. And then, alam mo yun, I just don't know how kung ako nag-OA-han, pero talaga naranasan ko siya during time na nag-exam ako. Na pag hindi ko alam ang sagot, Lord, please po, help me. And then, pipikit ako, alam mo yun, parang may napa-flash na letter. And then, kung ano yung unang lumitaw sa balikinita ng aking isip, yun yung aking nilalagay. And so far, thank you, Lord, kasi 2 exams yung tinake ko for that month, civil service and the licensure examination, and God is really good, God is really great kasi lahat ng yun ay naipasa ko. So, useless lahat ng pinag-aralan mo, lahat ng naging preparations mo kung aalisin mo si Lord sa buhay mo. Para sa akin yun yung pinakamabisang tip and guide na pwede nating maibigay sa lahat ng magtete. Okay, so there we have it guys. Thank you so much. For more videos, for more tips and tutorial, please keep on subscribing and tuning in to my YouTube channel. You may also invite your friends to come over and visit this channel. So, marami pa tayong gagawin na iba't ibang videos na I'll make sure na makakatulong sa ating lahat. So, God bless everyone. Keep safe always. And don't forget, it's fun to learn new things.